Isang magandang araw po sa lahat. Welcome po sa YouTube channel at Facebook page ng Mindoro Adventures. So ngayon guys, patungo po tayo sa isang kuweba na hindi po kalayuan dito sa lugar, malapit sa sementeryo. Habang binabagtas ko ang daan patungong kuweba, at sa hindi inaasahang pagkakataon, may natanaw akong isang gusali mula sa loob ng kakawiyan. Kaya agad kong tinungo ang lugar upang saksihan kung ano ba ito o kung ano bang meron sa loob nito. Nung pinasok ko ang loob, bumungad sa akin na isang luma at isang sirang gusali at wala nang bubong. At hindi ko maipaliwanag kung ano ba talaga ito dati. Kung ito ba'y dating bahay, dating simbahan, dating libingan o dating amusileo, dahil nga po ito ay malapit sa sementeryo. Sa nakikita ko sa kondisyon ng lumang kusaling ito, malamang dekada-dekada na talaga siyang pinabayaan. Kapag nandirito ka sa lugar, iba ang mararamdaman mo. Hindi ang takot, kundi ang panghinayang, dahil natitiyak mong napakaganda ng lugar nito noong araw. At kung mapapansin nyo rin, meron na din isang medyo malaking puno na tumubo sa loob ng gusali nito. Bakas na matagal na talaga itong inabandonan. At may nakita din ako isang butas sa loob, sa kanang bahagi ng pinto. Sa tingin nyo po, ano po kaya ito dati? Sinubukan ko ding puntahan ng labas sa gilid na bahagi nitong gusali. At bumungad sa akin ang formasyon ng mga bato na nagsisilbing proteksyon o pinakabakod ng lugar at ng gusali ito. Dahil sa pangamba na baka may mga makakamandag na aso cobra na maaaring namamahay mula sa mga tuyong dahon at sukal, kaya nag-decide akong iwan na lang ang parting lugar na ito na kinaroroonan ko. Nakakalungkot dahil napakaganda sana ng gusali at lugar, pero pinabayaan na lamang. At tuluyan ko na lang nilisan ang lugar na may baong napakaraming katanungan sa aking isipan. At sa ngayon nga guys, patungo na tayo sa pupuntahan nating target na kuweba. So bago tayo guys makarating ng kuweba, so kailangan muna nating bagtasin ang lugar na ito. Ang napakagandang lugar na ito. So kung makikita nyo po, nagaganda ang rock formation at nagtataas ang mga puno. At ang nasa unahan ko pala guys ay si Hubadero Mangyan. At siya po ay madalas kong makakasama sa mga ganitong klaseng adventure na ating pupuntahan. Paki-subscribe at paki-follow din po pala ang kanyang Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat po. Yan ano? Medyo malinis na siya, no? Medyo malinis. So malapit na tayo sa... Isipin din ba guys na sa lugar na ganito na medyo kapatagan ay may isa palang kuweba at
may tubig sa ilalim ito na nagmumula sa karagatan. So nandito na po tayo sa pinakabukaanang bahagi ng kuweba. So kung napapansin nyo guys, meron po siyang hagdanan o mga hagdanan papasok sa loob ng kuweba. At ina-advise ko po sa mga pupunta po dito, kailangan po may dala kayong kahit anumang ilaw o flashlight dahil zero visibility po talaga sa loob ng kuwebang ito. Nung unang punta ko dito guys is nung elementary pa lamang po ako. So kitang kita ko po yung napakalaking pagbabago ng lugar. So katulad po nito guys, oh, isang butas. So tama pala yung narinig namin kwento mula sa mga residente rito na malapit na nairahan sa lugar na merong naghuhukay ng ginto sa loob. So pababa na kami. Sa pagkakataon pong yan, pababa na po kami sa pinakababang bahagi ng kuweba na may tubig. So nagsisimula na rin pong magluha mga daladala naming equipment sa pagbibideo. So mga nagbabalak pumunta guys. So dapat nakapantalong kayo. Alam nyo na. Baka biglang may maingkap. Ay ahas. Ano bang ayop sa loob na pwede kayong pagdating. Bago lang yan. Oo. Sorry, gusto na rin. Wala yan. Tatalik tayo ng video. Okay. So magtatalag lang kami guys ng dubit. Dublog yung app. Ngayon guys, hinaanda na namin na maaari namin gamitin sa loob. At nagsisimula na rin italim na kasama ko ang dalan namin lubid na gagamitin namin gabay upang hindi kami mawala sa loob. So kung napapansin nyo po, nagluloko pa rin po yung audio ng ginagamit kong camera. At sa screen ng camera ng kasama ko na ginagamit niya sa pagbibideo ay nagbablur. Boss, yung chinelas mo boss. Baka may ano yung mga basagin na. So papasukin namin guys. Papasukin na po namin dito at controls yung loob ng kuweba na ito. Matabang. Ang ilalim na ito na ay metro. Ito ang kain. Wala naman siguro boss ano dito no? Sawa? Wala naman siguro. O rabuaya. Guys, ito yung loob. Medyo natuwa lang ako guys dahil ang ginagamit namin lubid ay yung lubid na ginagamit sa kalabaw o sa barko. So at least nakatitiyak kami na ang ginagamit namin lubid ay hindi basta-basta maputol kahit anong puwersa sa mula sa pagkakatali nito. Masyadong lalabos yung mukhang mo. Ceiling. Ay, yan. Ang gamit natin, iwan ba natin? Medyo malambot guys yung lupa. Putik siya guys. So, hinubad ko yung chinelas ko. Hindi ako ito. Wala pa sa kalagitnaan ng aming paglalakad, napapansin namin ang aming lubid na hila-hila ay paiksi na lang ng paiksi. At habang binabagtas namin ang kuweba papalayo,
napapansin namin na papalapit na napapalapit ang tubig mula sa siling ng ito. Wala pa sa kalayuan o sa kalagitnaan namin paglalakad, so narating namin itong medyo malubang na bahagi ng kuweba. Napakalinaw at napakalamig ng tubig sa lugar na ito. At napakaganda siguro lalo nito kapag ang lugar na ito ay maliwanag. At mayroon din naninirahang panii o kabog sa siling ng kuweba nito. So medyo mabagal ako guys maglakad ay. Lobat. Ibigin boss hindi pa itay yung So dahil nga ang tubig sa loob ng kuwebang ito ay karugtong ng dagat, so sa mga oras na yan, ang isa sa pinangangambahan ko ay baka maabutan kami ng pagtaas ng tubig mula sa dagat. At maaari kaming makulong dito sa loob ng halos 12 oras. So kailangan mo nag-iapak dahil din sa bumabis maputi, pero pwede mo naman mabibigay yung kineras mo kung punti yung dalaman. Sa pagkakataon yan medyo hirap kami maglakad dahil lang na tinatapakan namin ay isang putik, so halos higupin kami papailalim. So okay natin boss hanggang doon, hanggang doon lang sa medyo dulo na yan. Oo. Oops. Problema lang talaga yung ating yung batong tatapakan buto ng tao. Para kasi mga buto ng tao pag nandito ka guys. Hello. Hindi ko alam kung ito yung daan kung kapilang side. Oo. Pero ano mo, hindi siya masyadong lagapang ka. Sobrang lalim ng mga putik. Oo nga. Ang ganito yung putik. Saka yung putik. So kung nakachinelas ka, nakasapatos ka, mas mahirap ang kang maglakad. Parang nalaman kami ng putik kapag pumapa ka dito. Sabi, hanggang day one putik, no? Oo nga, boss. Shit. Dimahid tayo dito guys, praho natin. Ha? Nidimahid sa putik. Sabi, pero ako na nasa tutor at first at ito. Nagalitahan. Oh, sorry. Nasira ko yung channel. Oo. Lalo na ikaw po sa'yo mabigat ka. So hanggang dito lang guys yung puntahan ka na. Pabalik na tayo guys. So bigo tayong pasukin nyo hanggang loob kasi baka mag-hide. Parang kumuli siya. Bilhin niyo guys yung putik na nalakad namin is hanggang tuhod. So parang hirap siya. Pag nakabaw niya yung bako, parang ahirap puno din. Sa pagkakataong yan, nag-decide na talaga kaming bumalik sa lugar kung saan kami nang galingan. Dahil napapansin namin ang level ng tubig sa loob ay pataas na ng pataas at maaari kaming makalungot. So hanggang dito na lang muna guys ang adventure natin sa lugar na ito. So maaari nga meron pa po ang next part. At salamat po sa pagtapos ng video. At huwag niyo po sanang kalimutang suportahan ang ating YouTube channel at Facebook page sa pamamagitan ng pag-share ng mga video, pag-like, pag-comment at pag-subscribe or follow. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ingat po and God bless.